ba yung pwede natin, may bigay na pwede natin hindi ng pagtubod? Una, sabi nga po natin, ay isa sa mga patuloy na nawa ay mabigyan natin ang pansin. Para po sa alam ang, sa sino pang organization. Lalo-lalo ngayon, itong taon dito, hindi po natin nababago dyan. Sabi nga po natin ngayon, itong taon na ito, a year of the Paris. At ang tema ay building up communities. We have to build up communities. Yung LCM ay isang komunidad. Isang komunidad ko yun. Pero kapag kayo ay limiting, kalahati lamang, parang hindi komunidad yan. Kalahati lamang ng komunidad. So yung hapon na binibigyan ngayon ng sita ay building up communities. Communities. Ano ba yung communities? Yung communities, mayroong pangalaman sa common at saka unity. May common. May common ground kayo. Yung sabi ko sa mga bigisi, kasi tayo dito sa Agilita, may tawag kay bigisi, basic official community. Kasi hindi bigang pansin ngayon sa taon na ito, year of the Paris. Hindi lang mo natin na napagagawa ko yung pangunin. Ay, ano pala? Yung mismong logo. Ay sabi ko nga doon sa BBC, yung mga BBC, ay hindi BBC yan. Kasi basic ecclesial community. Ibig sabihin, basic ecclesial community. Bilang isang simbahan, bilang isang komunidad. Ibig sabihin, meron kayong common. May common ground. May common kayong na nagsasama-sama. Saan kailang kayo magpapomo? Sa yan, meeting. Napakahalaga ko yung meeting. Napakahalaga yung meeting. Napakahalaga yung meeting. Alam niyo ako, sabi ko nga, kapag humiting ang bawat organisasyon kong simbahan, sabi ko, huwag ko akong ibig ka, maliba na lamang kapag meron kayong tanong na kinakailan na hindi ko kaya i-resolve. Sabi ko, bakit ayaw kong paimita sa mga maliban lamang kapag ikaw pa kayo may gusto sabihin? Kasi bakit? Kasi kapag ako mag-meeting sa inyo, makawala ng trabaho ng presidente at saka yung mga officer. Kasi yung banong bakit? Eh, indirect na kayo sa akin. So, ibig sabihin, hindi na mag-work yung isang komunidad ito na mayroon sa sariling set of officers. Hindi na magiging bahagi ng partidos. Hindi na magagawa rin iba yung bayan ng kuro. Kasi bakit? Yun ang problema natin sa ating parokya. Lahat ng sinabi ng pari ang lahat ay makakaalam. Hindi. No? Kaya mayroon kayong sariling bylaws na mayroon maging bahagi nyo pag nilagilayan nyo. Unless may mga bagay na magpusin mo natin na hindi kumarasol o kaya ang ilay-ilayan natin. Pero sana, maraming tama, particular yung LCA, na hindi lang kayo mag-common. Hindi lang, pero isang mahalaga na makita ko natin ito. Sana po, ay sabi na natin, yung SOP, Standard Operating Procedure, na sana, two-thirds of so bakit may mga makakantaya, two-thirds or yung pinakamaliit, 50 plus 1. Great majority o majority lang. Pero sana po ay mas maganda na maging pasiyan ng partidos ng bawat grupo. Ay sana malamang ay makamit yung two-thirds na present. Kasi makikita natin yung majority. Kasi kung isa niya sa atin natin, pinag-usapan ng grupo, ilan ang sumama sa pwede? Sampu. We are not reaching the members. Hindi ko muli ba dyan? Hindi ko muli ba dyan?
At kung kayo'y namumunong dun sa komunidad, you have to reach the members. You have to attend the meeting. Kasi doon natin pag-uusapan, hindi yung pinag-uusapan ako kapag wala yung meeting. Kasi bakit wala kayo? Kaya ka nag-meeting para pag-uusapan yung mga bagay nito para maging bahagi ng pag-uus. Kaya hindi ko alam yung inyong kung anong requirement sa ibinibigay ng inyong bylaws. Na dapat, every time na kayo mag-meeting, kahit nasusunod yun, na meron kayong minimum na dapat ay sama-sama na mag-meeting. Hindi lang because it is your bylaws, but it is essential in building communities. Very essential in building communities. Para masabi nyo na, hindi ko sakto talaga natin ito. Because the greater majority or the majority is present. Siguro sa hindi rin, hindi kayo matin. Well, pwede rin yun. Kaya naman, dapat yung maging bahagi ng pag-ilos na tingnan ninyo bakit yung iba hindi naka-atin. Hindi naka-atin. Sana bahagi mo yung pagtitilay. Kasi, ito eh, mas mahirap ang kapag pinag-usapan natin community sa Paris. Mas malaki mo yun. Kaya simulan mo lang natin sa bagay organization. Building communities. Yun yung kahalagahan ng basic Christian community or the easy. Na baga sa mahal na ito ay maging bahagi ng pag-ilos na tumutulong sa panabagan ng pinamamahin ng puong kapag. Dito tayo magsimula your presence. Pagkaman ko yung base na sa akin, okay naman ako, bakit? Kasi kahit ano pinag-usapan ko, wala ako. Hindi. You are not in a community. Hindi ko muna dagyan. Hindi ko muna dagyan because wala ako eh. Wala ka. Hindi ka kabilang sa komunidad. They could be a community, but sa ano parang sa binagin ko natin, no? God's redemptive plan is in fact of power. Hindi masisira o hindi masisira yung tanong ng Diyos. Pero tanong, kasama ka ba? Kasama ka ba? Kasamahan ka ba? Kabilang ka ba? Where do you belong? Where do you belong? Bahagi yun. Yun ang medyo sa atin. Tayo kumisan sa mga ibang sekta. Pinagtatawa na natin kasi kapag yung ibang sekta, hindi umaalin ang kanilang gawal. Dinadalo sa bahay. Kumisan pinagtatawa na natin yun. Medyo sabi natin, pwede pa ba? Pero yun natin pa. Sana makita na ang we the same time concern na yung kasamahan natin hindi nakarating? O are we concerned na yung grupo natin ay hindi kompleto? Kasi hindi komunidad eh. Kaya kung pinag-usapan namin yung komunidad, what happened to them? What happened to him? What happened to her? Bakit hindi nakasama? Komunidad yun. Kami yung kasi sa kami mga pari, medyo laki kasi may nagsiminaro eh. Kaya talaga doon ay talaga makikita ko talaga. Bahagi yun namin, mayroon kami pinangawang ng asa. At isa doon sa binibigyan ng pahalaga ay see and community. Community life. Hindi lang ako na ikaw ay presensya ko eh. Bahagi na doon sa alam. Tandong ka, on time ka, magpa-participate ka, at nararamdaman mo na kabilang ka. Kabilang ka. At nararamdaman mo yung bawat isa na kabilang siya. Kabilang siya. Kasi baka naman ako pareho kayo mga LCA, ay hindi kayo magkakilala. Hindi kayo magkakilala.
So sana po ay maigilap inyo, lalag-lalag ako ngayon sa Year of the Parish, yung building up communities. Pati ko na mapalakas natin ang bawat organisasyon ng pangisimpahan. Bawat organisasyon ng pangisimpahan. At pati ko lang sa inyo, LCA. So, yun ang isa sa mga common ground ninyo. Meeting. Alam niyo, kamisyon ko, mas marami pa kayo kapag renewal. Kasi requirement. Requirement. Yung mga kamisyon, ang dami-dami ninyo ang renewal. Pero yung sa inyo ba, ay makita natin na kasi napipili pa kayo kasi doon sa ibang kapag. Pero it is useless. Kung kayo ay naon, pagkatapos yung kumunidad mo nito, ay hindi maayos. Hindi maayos. Kasi ipilip mo lang yung kumunidad. At alam mo yung problema natin dito sa village palaces. Tayo po yung mga village palaces. Yung problema natin talaga dito ay building up communities. Isa na napakalaking problema natin dito, building up communities. Sabi mo nga, baka yung ito yung aking sekretary. Magpapabigyan. Sinasabi nito sa magpapabigyan. Pagka-halidiyos kayo, hindi ninyo alam ang parokya namin, kung nasaan ang simbahan. Pero yun, no? Halidiyos lang. Hindi nila alam na this is why they belong. Isa lamang, malapit lamang ang village. Hindi nila alam. Hindi ba ang iyo? Matagal na yung mananampalataya. So, bahagi ko. Pero sabi na natin, ang pag-filos na kung saan, ang nakikipan ko natin, kaya kung isang dahil tayo ng mga trans-parochial group, kasi yung trans-parochial group, bakit? They meet every week. Ha? Hindi mo yun, ha? Trans-parochial group. Taga-ibang-ibang parokya. But they meet every week. Kaya may kailan na kayo mag-meet as a meeting? Once a month. Tingnan niyo yung difference. You only meet once a month in a meeting. Pero yung mga friends, parang ilang group, na galing simpatibang ibang parokya, they meet every week. Kami sa more than once a week. So, bahagi na kung saan nakita ko natin, how could we build a community kapag absent tayo? Kaya absent tayo. Kinakailangan mo na yung una, yung presence natin. Kasi minsan lang naman kayo nag-meet once a month. Once a month. Kaya kung kasi mo yung parish life natin, is not asking you for much. Ang kinakailangan lamang, ay kung mapapansin natin, ay yung tamang direction. Tamang direction ng pagpigil. We only meet once a month. We only meet once a month. So, bahagi na ng pagkulo sa mga pag-usin ko natin. Kaya, bahagi na matutunan natin yun. Kasi yung inyong regular na meeting once a month. So, yung sabihin, no? Makita ko natin kung mag-pero yung buwan months, every year, Twelve times a year. So, kaya po sana, huwag naman silang yung pagkakataon na yan. Kasi, bilang po nasa, you belong to lectures and commentators, pero hindi kayo magkakilala. Kawawa naman. Kawawa naman. Bago ng pagkilo. So, sana po yun ang mabigyan natin ng pansin na yung ating attendance sa ating regular monthly meeting, depending din po sana, kung hindi pa ma 100%, ay at least sana po ay two-third, man lamang.
yung pinaka-release ninyo ay 50 plus 1. Pero yun, pasang-awa ninyo. Pasang-awa ninyo. Dapat yung regular ay 75%. Pero hindi yun ang nangyayari. Ang nangyayari ng komisyon ito, less than 50%. At bahagi ng pagkong sa luna, sabi mo nga, bakit? Ulit-ulit yung sinabi natin. It is a gospel commission, gospel redemptive plan, is a federal government. Yan ay tutuloy, pero ang tanong, kasama ka ba? It requires belief. You believe to the group will help one another. It's out of it all, is it out of life? Yung pa rin yung bahagi ng ating konegosyo. Kaya, sana po, ay yun yung isang malaking amo ko. Kung how we do it, ay pag-usapan ko rin. Pag-usapan ko rin. Pag-usapan ko paano. Paano mamamagin din ang solusyon. Pero sa ito nga, patulad na sinabi ko rin sa homily, ang pagbabago ng sisimula sa pagsisisi, sa pag-awa ng kasalanan. Kailangan ba natin? May kailangan ba yun ba tayo nakita ng pagkukulang? Ito bang, halimbawa, itong numbers na ating ino, may exception na lamang? O talaga ba, ito bang pagkukulang natin ngayon, ang ngayon lang nangyari na less than 50%? Or there is really a need na dapat natin magbigyan pansin kasi hindi man lang tayo nangangalahan eh. O na dumarating sa two-thirds. So, napakahalaga po yung unang elemento. Pagtatak sa pagkukulang. Kung talagang mayroon pagkukulang. Pero yun yung hapon yung binibigyan ko ngayon na CBCP, Catholic Christian Conference of the Philippines, on the year of the powers, building up communities. Communities. At doon yung nagsisimula, kaya ang tawag natin yung meeting eh. Meeting. Hindi na mo lugar na tayo pare-pare mo tayo. Ngunit we would like to arrive in a certain conclusion that will unite us all. Kasi iba't iba yung pinagagalingan natin eh. Iba-iba yung problema na hinaharap natin. So at least, makikita natin ano ba yung certain solution na bibigyan natin. Kaya po, kung kayo ay halimbawa, 75% of you ay na maato ng meeting, most likely, 75% of you ay matutugunan yung hapon na pinag-usapan ninyo sa meeting. Do not expect 50% of you, halimbawa, or less than 50% of you, halimbawa ngayon, kayo, less than 50% ngayon, ay do not expect na yung sinabi ko sa inyo ngayon, maintindihan ninyo lahat. Kasi bakit ko lang sila mismo eh? They are not around. How could I expect na maintindihan ako ng majority ng kasi when the majority of your say is absent? Kaya napakahalaga po yung presence. Napakahalaga. Maging maluwalag po na makita po natin ang pag-ibig. Doon pa lamang sa attendance ay malaki yung makikita. Eh, di ko rin sabi ni iba eh. Ay, na atin naman, ay wala lang sa kanilang loob. At least, pag nag-pray sila na upatid. I thought we will not expect 100% compliance na 100% yung attention. Pero at least, mas malaki ang chance, mas malaki din yung prutas na pwede natin amihin sa Pag-ibig.
So sana po mabigyan ninyo ng counseling na how you doing? Pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo. Kasi mahalaga yun na magbigyan ng pag-uwag ng why? Because of building up communities. Building up communities. May common ground, may common na pag-ilos, and we unite dito sa bahagi ng pag-uwag natin sa panawagan ng pag-uwag. Kung paano na iba pa mga bagay kung saan ang tigyan natin ng pag-ilay. Pero sa ako, no, na yung grupo ng lectors and commentators, sana po ay, sabi ng iba, sana po ay yun sa panel, sanggang dikit. Sanggang dikit. Alam niyo, kumisa ng mga may mga nagkikwento. Limbawa, yung mga Muslim. Kapag inaaway mo yung mga Muslim, susugurin ka lang yung grupo ng mga Muslim. Tayo, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo. Hindi natin maramdaman yung sanggang dito. Kahit na tama tayo. Sometimes we put alone. Why? We lack the essence of community. Napakahalaga yung community. Kaya huwag natin kalimutan na kahit na si Kristo ay pumili ng 12 alaga. Aside from his followers, kumuha sa mga 12 alaga. Kasi yung kanyang komunidad, yun ang kanyang komunidad. Yung nga sa 12, meron pa lang pagtaksin sa kanya. Meron pa nga nagkaroon sa kanya. At least, meron pa siyang 10. Na 80% pa siya ng mga. Pero hindi ko naman makita ko namin. Kaya, ang mahalaga na makita ko namin ang aspeto ng kumahari ay we treasure maraming pwede makita ko namin sa kahalagahan ng community life. We treasure the presence of one another. And later, ang isang namin na namin na, itong kapatid ko pala ito, namin ito pwede tumulong ito sa akin. Hindi ka pwede ito tumulong sa iba natin kapatid na namin ilaman. Kasi, nasa posisyon siya. Hindi na ako nahirapan ng babang pwede lapitan. But we have to not have that. Hindi ko po hindi ng additional time. What I'm only asking ay yung regular meeting nito na once a month. If you could only come 100% na present ay isang malaking bahagi ng pagtulos natin ng isa ay makakatulong sa bawat isa sa atin. Kasi nga yun eh, napakahalaga po, nakita natin na lang isang komunidad. Ano ba kayo ibig sabihin ng komunidad? Ano yung pinaka-basic experience natin para doon? Ah, alam niyo kung ano? The experience of a family. The experience of a family. Na ang lahat ay nandun sama-sama. Walang iwanan. Wala rin nauna. Lahat sabay-sabay. And we must remember na yun ang pinaka-modelo. Pinaka-modelo ng binibigay sa ating pamilya pa. When we speak of community, we speak of a family. On a larger scale na lamang. Kasi kung let's hear that is 40. 42. Kaya yun ang ibig sabihin ng pamilya. Yun ang ibig sabihin ng pamilya. Sabi ko nga, alam ko na binabanggit ko. Sabi mo nga, kapag yung mga programa namin, yung mga proyekto namin, binabanggit ko kahit na nung una, ay hindi ko masyado binabanggit. Pero sabi ko, as apart from a community, tumulong ka man o hindi, at least alam mo, ito yung programa natin. Bakit?
You belong to this parish. You are a part of this parish. Ito yung programa ng parokya. Kinakailangan ipagbigay-alam sa lahat. Kasi bakit? Kasi yung bago at sisimba nila, yung parokyaan ko yan, kasama yun ang parokya. Bagamat maaaring hindi kami personal yung magkakilala. Pero yun eh. Kung isa lang makapakahirap na bahagi yun. Kaya isang pagkakataon ang usahan ay malaking may tuturo. Kung bawat organisasyon pang simpahan, kasi it would be physically impossible na lahat ng grupo na yan ay pwedeng nakilala ng lahat ng pari. Sino yung mamahala niya? Yung bawat grupo. Yung bawat grupo mamahala sa bawat pinabibilangan niya. Yung LCM sa lahat ng member ng LCM. Yung quality sa lahat ng member ng quality. Malaki po yung itutulong. Na nawa mo ay maging bahagi ng amin ng pagkilos. Kasi bakit? Ayan po yung pinatawag natin pagkahalo ng Diyos. Isang malaking pamilya ng Diyos. Yan ang buhay na walang hanggan na ipinagkakalaw sa atin ng Diyos. So, yun po yung dalawang yan, no? Dagdag natin na pwede po natin mabigyan ang ulit. Una, yung patuloy ng pagbabasa ng parang kasulatan. Pangalawa, ay yung pong hamon ng Catholic Bishops Conference of the Buildings. Kung dahil ang paano nila, lahat naman mo ang Ministry of Building up Communities. At nais na kumagbigyan pa sa iyo kung lamang regular monthly meeting nyo. Regular monthly meeting nyo. So, pero maaaring pa ako sa ay doon kung pwedeng dumalo. Pwedeng pang dumalo ko. Pwedeng pang dumalo ka ko. Yun po, no? Nagbabag sa akin na natin, it is only being agenda of the day, pero yun kasi yung pagkakataon that you would interact to one another as LCF. As LCF. Bagaman, pwede kayong nag-usap pagkatapos ng misa, pagkatapos ng mag-serve, pwede kayong mag-interact, pero ay pwede kayong mag-interact kung yung ako. Pero yung grupo ng Pagkilos sa atin, ito, maliwanag. Pagkilos ito ng LCM. So, matawagin natin, ang typical na maging bahagi po ng inyong Pagkilos. So, yun po naman ay sana po ay patutunan natin kasi yun isa sa mga pinakamahirap. At meron po kayong karapatan maging kayo may kasama sa pinong at pagkulungan ng hindi na magsalita tungkol sa bagay niya. Kasi bakit? Hindi lang kasama ko dyan. Kasama ko dyan. At dapat sinasama ko ang sarili ko dyan. So, bahagi ko rin naman yung pagkilos na matutunan din po natin sa patuloy natin panalangin na hindi naman maging po natin yun bilang bahagi rin po, no? Para din po sa kalaban sa lumangin ay 50 years of diocese ng San Pablo. Ito yung continuation. Ito talaga yung 50 years of diocese. So, ang term na pinagamit ngayon ng diocese ay Year of Thanksgiving. Panahon ng pagpapasalamat sa pagdaratan ng 50 taon ng anibersaryo ng diocese ng San Pablo. Magamang nabanggit ko na rin po yung labing dalawang Jubilee Churches within the Diocese of San Pablo.
gusto lang ulit eh. Nagdalaw yung Santo Rosario ng Monsignor Agrabon, yung Santa Rosa ng Santa Rosa City, ang San Isidro ng Binyan City, ang St. John the Baptist ng Calabar City, ang St. Augustine ng Baigo, ang San Antonio ng Pila, ang Katedral ng San Pablo, San Juan Bautista ng Lillo, San Pedro Alcantara ng Pakin, Pagsamahan ang Our Lady of Guadalupe ng Pagsamahan at ang St. Peter and Paul ng Siniluwa Laguna. Ito po yung galing dalawang charges. Any of the charges at sa ating nagkaya ng charges sa pwede kayong makatanggap ng intervention din namin. Pwede po na mabisita niya ang pauso ang diocese ng bayan sa diocese na as diocese sa Manila ng passport. Ang passport. Kailangan mo yung may 30 pesos na ito, 35. Hindi ko lang alam kung 30 o 35 pesos. So sa as diocese sa Manila kasi libre. And then, kung sakaling puntaan yung labing kalungan, pwede kayong mabigyan ng certificate of completion. Ipapakita nila doon kasi patatakal ng bawat simbahan. That is to receive the plenary ng Diyos. At yung patuloy namin pa tayo ay sabi nga po natin ay pwede ibigay sa ibang mga mahal sa buhay na namatay na. Hindi lang para sa inyo. So, bahagi niyo po ng inquiry sa mga buhay ay matugunan niyo, ulit-ulit, confession. 10 days before and 10 days after the visit. Yung celebration of the Holy Eucharist doon mismo sa simbahan na iyong binala. Yung pagtanggap ng banal ng Panginoon. And then, yung patuloy namin pag-aya ng corporal works of Christ and prayer for the intentions of the Holy Father. So, sana po ay the same principle doon sa last week, sa extraordinary Jubilee of Christ. Pero ito ngayon, ay nabigay po lamang dito po sa atin, sa diocese natin, bilang pagdiriwang natin ng pinatawag mo na 50 years anniversary of the Diocese of St. Paul. At para lang po sa akin ang tatanong ng alaman at patuloy ng pag-ibigay kasi marami sa inyo na nakikita ko na yung iba sa inyo pupunta ng landala. So, why not? Abay, ito nagsisipa naman kayo noon. Why not abay of the plenary of Davos. Hindi lang basta kayo susumpa doon kung napakipuro sa inyo. And then, offer it doon sa mga kakot mahalin mo sa buhay. Mahalin mo sa kuya na matay na. Hindi pwede nialay sa buhay. So, yung plenary of Davos is only for those sa panlaman sa inyo. Kaling para sa inyo, okay yun. Pero sa ibang tao, natural, hindi
bilyete para lamang sa patay. Bakit? Kasi yung buhay ng isang dapat makikili sa pangalawa para sa kanyang sarili. Pero mahalaga ang makita po natin bilang parangin po ng ating panalangin. Lalo-lalo po para lumalo ang ating pananampalataya at yun ay manyalay natin sa mga kapatid natin sa lalo-lalo sa kanilang mga kaluluwa for the reparation of their sins, for the forgiveness of their sins. So, bahagi po na sana po ay matutunan namin para sa pagliliwa ng extra ng ating jubilee of the diocese. Kasi it only comes every 50 years. It will only come every 50 years. So, sigurado po hindi na tayo makauwi para po sa ating diocese. Tayo po rin kapasalamat kasi katatapos lang ang extraordinary jubilee of mercy. And then, ngayon ay jubilee. Siguro po yung susunod sa 2021. Ah, sorry. Sa 2021. Siguro ano po kita talaga na Catholic Peace and Blood Conference of the Philippines bilang jubilee year ng ating bansa bilang 500 years ng ating pananampalataya ng Estado ng Pono. Pero 2021 pa rin. So ito yung patuloy natin na pinalagin ko sa aking pagbinilay ko para sa aking recollection yung aking patuloy na paanyaya sa Martes. Sa Martes. Mag-umpisa na kayo. Mag-umpisa na kayo bago lumandirin yung kapistahan na kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. And at the same time po, pwede nyo magamit para makatanggap kayo ng denali ng datos when you visit. Remember, 10 days before, 10 days after. Halimbawa, nung isang kayo ngayon, tumalaw kayo sa simbahan next month. Ay, ano na, yun, 10 days lang. So, you have to confess. Kahit na, halimbawa, binyal siya na naman yung kasalanan mo, para po receive the denial of indulgence, you have to confess 10 days before or 10 days after. Yun po yung maliwanag na pinamanin ko ng simbahan. Kung yung kakabit niya. Pero, sana po ay mangungsal kayo. Hindi na ba rin mapagod ng pari sa pangungsal. Kasi bahagi na mangungsal ay tuti naman namin may papakita yung aming kumpulit na bilang mga pari. Kasi pagkatao na mangungsal ay kinamangin yung pagkabataw ng kasalanan. So, kaya po, bago yung panakasin yung pagkakataon na ito. So, sa Martes, ay maraming para na pinagod na magpakakasa. Bago yung kalimutan na pangumisa. Napakala na ito. Kulang ang sinabi na kahit ako, hindi malaki na sa dalan. Kahit naging ang sila, pangumisa kayo. Mangungusal kayo. Kasi bakit? Hindi magpapalaki ng ating pananampalataya. Magpapalaki ng ating pananampalataya. Maliwanag na kung sa atin ay we are renouncing Satan. Kasi nagbabalik po tayo sa Diyos. Any question? Ito na pa kayo? Lakay ka no? Okay. Lakay ka no? O. Kasi tayo po kayo lahat. Pamadaling ang kapangyarihan kami nagpapasalamat sa mga napal sa pag-ibig mo na ito na yung mga lingkod
daya sa kanilang paglilingkod. Makatulunawa sila ng bibig na pagkataon upang may isang atuparan nila ang kanilang mga gawain bilang paghahanda sa iyong paghahari. Sa iyong inihanda ang kakanan, sa iyong mahalan sa mga. Ang lahat na ito ay inilipangin sa pangalan mo. Sama-sama natin nawilin ang pagalangang tinuro sa aking mga aking kapatid na aking Panginoon sa Kristo. Awitin natin ang aking pangalan. Ang ganda ng pag-ibig sa inyo.